In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Pentecost marks a fresh start for all of us. Jesus announces the peace that comes with his victory over death. He gives us the Holy Spirit with the power to forgive and conquer sin. Like the apostles, we are strengthened by the Spirit to face the challenges of the world. The Holy Spirit showers us with gifts. Let us use these for the building up of the church, the body of Christ. Brethren, let us acknowledge our sins and to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart, Kyrie eleison. Kyrie eleison. You came to call sinners, Christe eleison. Christe eleison. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us, Kyrie eleison. Kyrie eleison. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Thank you.
mystery of today, greatly sanctify your whole church and every people and nations. Pour out, we pray, the gifts of the Holy Spirit across the face of the earth, and may the divine grace that was at work when the gospel was first proclaimed fill now once more the hearts of believers. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly, there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues as the Spirit enables them to proclaim. Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound, they gathered in a large crowd, but they were confused, because each one heard them speaking in his own language. They were astonished, and in amazement, they asked, "Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each of us hear them in his native language? We are Parthians, Medes, and Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea, and Cappadocia, Pontus, and Asia, Phrygia, and Pamphylia, Egypt, and all the districts of Libya near Cyrene, as well as travelers from Rome, both Jews and converts of Judaism, Cretans and Arabs. Yet we hear them speak in our own tongues of the mighty acts of God." The word of the Lord. Thanks be to God. No.
St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit. There are different forms of service, but the same Lord. There are different workings, but the same God who produces all of them in everyone. To each individual, the manifestation of the Spirit is given for the some benefit. As a body is one, though it has many parts, and all the parts of the body, though many are one body, so also Christ. For in one Spirit, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free persons, and we were all given to drink of one Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. Come, Holy Spirit, come. This all rise. And from your celestial home, shed the ray of light divine. Come, Father of the poor. Come, source of all our storm. Come within our bosom shine. You Amen.
your Spirit. The Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the evening of the first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit, whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng dakilang kamistahan na Pentecostes. Pente. Mula sa salitang Greco, 50 days after Easter, 50 araw pagkatapos na si Kristo, Jesus ay huling nabuhay. At katulad na po na ipinahayag natin sa pasimula ng banal na pagdiriwang ng Misa, may apat na biyaya ang dakilang kapistahan na ito ng Pentecostes. Ano itong apat na biyaya na ipinamanig ko sa atin ngayon sa Ebanghelyo natin narinig mula kay San Juan? Una, kapayapaan. Peace be with you, sabi ni Jesus. Pangalawa, ang Espiritu Santo. Kaya ano sabi niya? Receive the Holy Spirit. Pangatlo, ay ang pagpapatawad ng Diyos. At pag-apat, ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Ang sino mang panawari ninyo ay pinatawad na nga. Ang sino mang hindi nyo pinatawad ay hindi nga pinatawad. Ito po yung apat na biyaya na dulot ng kapistahan na ito ng Pentecostes. Isa lang po yung pangininilala natin dito, no? Yung pangalawa, yung Espiritu Santo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Yun ang sabi ni Jesus. Kung inyo mong maalala, last Sunday, sinabi ko na bago umakyat sa Jesus sa langit, ay mag-iniwanan siya sa kanyang mga alagad at mga tinasunod na dapat nagkagawin. Ano yung iniwanan niya? Anong sabi niya? Go and make disciples of all nations. Umayo kayo at gawin yung mga alagad kong lahat ng bansa na may tatlong pagkilos. Una, baptize them in the name of the Father, in the Son, and of the Holy Spirit. Pangalawa, teach them all what I have commanded you. Pangatlo, remember, I will always be with you till the end of time. Yun yung binahagi natin tapos. Kaya sabi ko nung nakaraang sa linggo. Kaya sabi ko nung nakaraang linggo, Ellen, sabi ko, ipakit si Jesus sa langit. Ba't sinabi niya, I will be with you till the end of time? Kasi, ngayon, sa kabistahan ng Pentecostes, isa
sa kanyang biyaya na ibinibigay ay alin ang Espiritu Santo. So, bagamat umakyat siya sa langit, pinadala niya ang Espiritu Santo na maging gabay natin. At yung pagkaya na ipinapahayag na Jesus, receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Tinanggap na ho natin yung Espiritu Santo. No? Tinanggap na natin ang Espiritu Santo. Saan natin tinanggap? Nung tayo ay pininyagan. Huwag natin kalimutan. At yung kapistahan na ipinagdiriwang natin ngayon sa araw na ito, ay pinapaalala sa atin natin na tinanggap natin ng Espiritu Santo. Bakit pinapaalala sa atin? Kasi nga, hindi natin pinapakinabangan ang biyaya na dulot ng Espiritu Santo. Kasi, sabi nga yun, parang mantikang natutulog. Mantikang natutulog, nandyan. Pero katulad ng mantikang natutulog, hindi natin nagagamit yung biyaya na dulot ng Espiritu Santo. Kinakailangan natin gisingin. Kinakailangan natin kalawin. Kinakailangan natin i-stir up. Kaya nga po siguro kinakailangan natin pag-initin ang ating mga puso. Kaya nga po yung imahe na ipinigay po sa unang pagbasa, sa gawa ng mga apostol, nakita po natin yung unang pagbasa ulit. Kinikwento ni San Lucas kung paano tinanggap nilang mahalagad kasama si Maria ang pagdating ng Espiritu Santo. Ito po yung nasa harapan natin. Ayan po ay image ng Pentecostes. No? So, kung kayo makapunta sa Vatican City, no? Sa yan din po ay simbahan ng St. Peter Square. Pero, malaki yun, brass yun. Nakalagay din ako yun sa kanilang lantern. Yung Pentecostes, yung pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad at kay Maria, na ano yung image na ipinakita ng pagbaba ng Espiritu Santo, yung tongues in fire. The fiery tongues. Ang mga dilang apoy, upang mamundaw ang anumang lamig na naging dahilan upang hindi kumilos ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Kaya ito po naman, kaya ano sabi nga natin ay tayo puno-puno ng Espiritu Santo, nasa atin ang Espiritu Santo. Pero hindi sila, makita natin, ano? So, sa biyaya ng sakramento ng binyag, maliwanag po na ang Espiritu Santo ay nananahan sa bawat isa sa atin. The Spirit dwells in you, sa mga katabi ninyo, sa akin, kasi inandulog ng sakramento ng binyag. Pero hindi sila, makikita natin namin, the Holy Spirit dwells in the church. Kaya kanin po ngayon ay birthday ng simbahang Katolika. One Holy Catholic in Apostolic Church. Iyon ay pagdiriwang ng ating kaarawan bilang isang simbahan. So, hindi na nakikita yung pagkilos ng Espiritu Santo saan? Sa pagkilos ng simbahan. At tama-tama naman ngayon. Kasi sabi nga natin ay kapag pinag-usapan natin ang simbahan, meron tayong tinatawag na universal church at saka yung local church, simbahang lokal. Kasi kapag sinabi natin yung buong simbahang Katolika, napakalawa. Pero nasa natin yung nasabi na pinupuspos tayo ng Espiritu Santo sa ating simbahan, sa particular church.
Nasaan yung particular church natin? Yung parokya. Kaya nga po ninais na Catholic Bishops Conference of the Philippines na ang taon na ito yung Year of the Parish na may tema Communion of Communities. Ang samahan, ang mga samahan, yun ang nais kong translation. Ang bagamat kung sabi natin ay pagkakaisa ng mga komunidad, pero sa akin, samahan ang mga samahan. May kasama tayo. At sino yung higit na kasama natin? Na kasama ng mga samahan ninyo? Na siyang pagbubuo ng ating samahan? Ay, walang iba kundi rin. The presence of the Holy Spirit. Kaya yun po yung ipinahayag ko doon sa ikalawang pagbasa. Sa sulat ni San Pablo sa mga Tagapurito. Ano sabi ni San Pablo sa mga Tagapurito? No? Para gamayin ko siyang katawan. Na may iba't ibang pagkiros, may kamay, may paa, iba't ibang karizel. Pero ano, dapat na kabilang tayo sa isang katawan na kumikiros, na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya naman po, makita natin yung alin, the presence of the Holy Spirit, particularly sa local church. Sa isang local church natin, the parish of St. Martin de Porres. Kaya ano yung dapat makita natin? The presence of the Holy Spirit sa atin, yung sense of the parish, sense of church, ecclesiastical presence. Kasi kung isa, hindi natin nakikita yung kahalagahan ng parokya. Kung isa, nalalaman natin na, ay, yung parokya pala natin sa partid. Kapag humihingi ng permiso, ng binyan, at yung sila magpamalo niyan, sa kanila malalaman na, hindi pala ito yung parokya ko, kaya humihingi kayo ng permiso kasi ito yung parokya ninyo. So, kaya humihingi ng permiso. This is where you belong. The parish of St. Martin de Porres. Kung minsan, ito po yung malaking hamon kasi sabi nga ako namin, ay kulang tayo sa signage. Magamang mayroong pagkukulang kasi ang ating parokya nasa sulok. Nasa sulok ng village na ito. Wala doon sa harapan. Wala nga tayong magagawa doon. Kaya po kung minsan, yung mga humihingi ng permiso ng Father kasi hindi namin makita yung mahirap hanapin ng ating parokya, simbahan. Sabi ko naman, isa ang mahirap kung bakit nahirapan talaga kayong makita yung parokya ng simbahan. Kasi bakit? Kasi hindi kayo dito nagsisimba. Kasi kung dito kayo nagsisimba, walang mahirap. Walang mahirap. It's the same. Makita po natin. Kasi nasa villages tayo eh. Kailangan sa kumasara, makita natin yung sense of the parish. Yung pagmamahal natin sa ating parokya. Maunawaan natin na dito tayo nabibilang sa parokya na ito. Kung isa po, may mga taong nagpapaalam sa akin. Nalit, Father, doon ako mag-serve sa ibang parokya. Sabi ko, dito kayo mag-serve sa parokya ng San Martin de Porres. Bakit? Sino magmamahal sa parokya nito? Kundi tayong mga nabibilang sa parokya ni San Martin. Gusto ko sila, napakaliit lamang po ng ating parish eh, no? Yung Del Carmen, yung Fiesta Homes, yung Adelina 1, Adelina 1B, Adelina 1A, Honey Homes, kasama na po yung ibang mga sityo, no? Hillside, Maharlika, dito po sa tabi ng Carmen, yung sa Maniego, eh, maliit lang muna komunidad kung tutusin, you know? Kaya nga lang lakarin eh, kung tutusin, you know? Pero sabi ko, makita natin yung sense of the church. Kasi bakit? Sino magmamahal niya? Would you expect na ang mga mananampalataya ng bayan
na under ng parokya ng San Pedro, pagmamahal sa parokya ni San Martin de Porres? Hindi. No? Bakit? Isa rin din silang parokya eh. Would you expect na sa Bicol maging magmamahal doon sa parokya ng Lourdes o ng Immaculada Concepcion na magmamahal sa parokya ni San Martin de Porres? Hindi. No? Kasi bakit? Isa rin din silang parokya eh. So, naman makita natin alin, ha? Kung yung pagkilos natin na higit na pinamamayaran ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin, eh dapat makita mismo natin sa ating parokya, sabi ko, ay makita natin yung kahalagahan na maramdaman natin na dito, no? Dito pa nabibilang sa parokya ni San Martin de Porres. Dito na higit na maglingkod. At sabi ko, kung doon ka maglilingkod sa kanilang parokya, kalimutan sinasabi ko, inaagawan nyo ng trabaho yung mga mananampalataya sa parokya na yon. Hayaan ninyo na sila maglingkod doon sa parokya na yon. Bakit? Tagalungan sila eh. No? Love your own. Bahagi yung namunsan yung makita ko natin. Hindi lamang mo, mahalin natin yung ating sarili mo, turuan din natin yung iba na mahalin nila yung kanilang sariling parokya. Pero yan, sinasabi ko na, tsaka hindi nyo ba naisip na maaaring isipin ng ibang parokya na, is there something wrong with you? Kung bakit dito ka nagsusubiksik, hindi mo naman parokya, no? Come to think with you. So, bahagi yun ako sa rin makita ko, pero ano yung panyayin ang buong minapan? Kinakailangan makita natin yung pagkilos na ang parokya ng San Martin de Porres, ang parokya na pinabibilangan natin ni Alin, pinupuspos ng Espiritu Santo. Marami tayong dapat na gawin. Marami tayong pwede gawin. Pero we need people na napinupuspos ng Espiritu Santo. Katulad po yung bawa ng alin, yung ating patuloy na panawagan, ano? Para po sa maris na ito, para sa pangalaga sa mga may sakit, at sa panag-aalaga sa mga may sakit. Ano? Yan ako sana ipakita po natin na meron tayo sana bihilya tuwing araw ng Huwebes, mula ikapito ng umaga hanggang ikapito ng gabi, may pagdasal natin. Hindi lamang po yung may sakit, hindi lang po yung kamag-anak na nag-aalaga ng mga may sakit. One time po may nakausap ko, Father, sabi niya, pagod na ako mag-alaga doon sa aking may sakit na asawa. Sabi ko sa kanya, so mayroong mag-alaga ng mga may sakit. Anong araw-araw yung gagawin mo? Na hindi mo alam kung gagawin yung iyong inaalagaan ng mga may sakit. Sabi ko sa kanya, huwag kang maghinawa. Pinagdarasal ka ng parokya. May kasama ka sa pag-aalaga sa iyong asawang may sakit. Pinagdarasal ka ng parokya. So kung alam natin na mayroon pala tayong programa na para makita natin alam, kasi malaki yung biyaya yun eh, no? Na nakakapago din mo kuminsan yung pag-aalaga sa iyong may sakit. Yan. Nagbibigay ng lakas. Nagbibigay ng lakas sa alin. Pinagdarasal pala ako ng aking parokya. Para huwag ako maghinawa na alagaan ko yung aking asawang may sakit. O yung aking anak na may sakit. O yung aking nanay na may sakit. Kaya, bahagi mo ng pagkailang alin. May kasama ka. At ang kasama mo yan, ang parokya. Isang po lamang isang mga program. Pero sabi ko, hindi lang mangyayari, ano? One time, mayroong nagsabi sa'yo, Father, ngayon lang ako nakakita na may mga doktor pala na mukhang pera. No? Hindi na bali, hindi kumaling yung kanilang pasyente. Basta may pera sila. Ay, sinasama rin natin yun. Kasi, sa lahat ng mga nag-aalaga ng sakit, lahat ng medical practitioner, doctor, nurses, caregivers, yung mga nagtatrabaho sa ospital,
Hinikasama natin ang mag-ibang. Sana po, makita po natin na ito yung ating parokya. Ito yung ating apostolate. Para sa mga may sakit at sa mga may sakit. Hindi lamang yan. No? May iba pa tayong mga programa. Katulad po halimbawa sa mga OFWs, sa mga migrante. Sabi ko nga, sana po mag-penetrate. Hindi lamang po sa village na ito ng Adelina One. Muli doon sa lahat na nasasakot na village na magkaroon tayo ng grupo na nananalangin sa mga may sakit. Sa mga nagnanais na tayong bumuo ng grupo na para sa mga may cancer. Pero sabi mo, kinakailangan natin muna ang unang, ano, yung sense of the parish. Sense of belongingness to the parish. Magkaroon tayo ng kalinangan na tayo ay nabibilang sa parokya ni San Martin de Porres. Na walang ibang pagmamahal sa parokya ni San Martin de Porres, ngunit ang mga nananalig na nasasakupan ng parokya ni San Martin de Porres. Pinapaalala sa atin na 20 years ago ay tayo hiniwalay sa parokya ng Christ the King. Diyan po sa GSIS. Bakit? Para hindi natin pangalagaan yung ating mga mananampalataya. Na makita ko natin, itong parokya na ito, itong simbahan na ito, ay pinupuspos ng Espiritu Santo. Kaya po sana po, ipadalangin natin, makita natin, kasi dito na, ito yung concrete na maliwanag na masabi natin na, talaga palang pinupuspos tayo ng Espiritu Santo kasi may mga pagkilos tayo na ginagawa bilang isang simbahan na itinatag ng Diyos na ipinababa niya ang kanyang Espiritu Santo. Ito po yung patuloy natin ipanalangin. Nanawa, maramdaman natin ang pagpupuspos ng Espiritu Santo, lalong-lalong higit na sa hindi lamang sa individual na kapasidad natin, pero lalong-lalong makita natin sa pagkilos ng parokya ni San Martin de Porres. So, huwag po natin, ano na, sabi ko nga, sana ma-parealize natin na rin. Mahalin natin ang parokya na ito. Kasi ito yung ating parokya. Yun yung siguro po naman, maangkin natin kung saan tayo. Saan ba ang ating parokya? Kasi nandun pa lamang kung isan, maraming hindi nakakaalam kung saan parokya tayo nabibilang. Even yung pagkaunawa ng parokya, wala. Kasi kung isan sa'yo ulo, sa pantay mo kasi pa pag-araw ngayon, kahit saan. But no, ang pagpupuspos ng Espiritu Santo ay pagpupuspos ng maliwanag ng pagkilos na nakikita sa lokal na simbahan na tinatawag natin na alin, parokya ni San Martin.
I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate.